Nis bawat pahid. Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZBS Baguio, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. RPN, DZBS Plan, ang Radyo Ronda ng buong Pilipinas. Servicio TV, Daituyan di Public Service. Servicio TV, Damdama, Kultura, Negosyo. Pakatalantaan ng dagitig-isip, politikal, ken, pakatiknan, tiyumili. Programa ng tiyumili. Servisyo, tiyumili. Magandang araw sa ating lahat. February 12, 2024. Magandang umaga dito sa programa nating Servicio Ti Umili with Brother Alex Manondo. Magandang araw po sa ating lahat. At sa Master Control, kasama natin si Engineer Reyes. Sa admin natin, kasama natin si Madam Elijah. At magandang umaga din sa ating matalik na kaibigan, ang ating General Manager, si Sir Joel Cervantes, at sa lahat ng bumubuo ng RPN Radyo Ronda 1368 kHz DZBS Baguio, ang Ronda ng Pilipinas. Magandang araw sa ating lahat. Unang araw ng ating pagpaprograma dito sa DZBS, mga kapatid. At ipanalangin natin ang mabuting araw para sa lahat ng ating mga tagapakinig. O Lord God, be with us today. Guide us in all our dealings, in all our decisions in life. Lord, that you may give success to the work of our hands. Guide us, Lord, that this day will be better than yesterday. And tomorrow may be better than today. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. So ngayon, mga kapatid, sigurado lahat tayo ay punong-puno ng pagmamahal sapagkat ang February ay buwan ng pagmamahal. Ayan. At sana po ay totoo nga na ang heart natin, ang puso natin ay hindi lang emotional, kundi nagkukumit talaga tayo sa pagmamahal. Kaya nga, ngayong February, mga kapatid, ang ating lungsod ng Baguio ay inilunsad na naman ang Marriage Week 2024. At inilunsad nila ito kanina sa flag ceremony dyan sa Baguio City Hall, kasama ang City Social Welfare and Development Office. Ito ay para sa ating pagsa-celebrate ng Marriage Week 2024, simula ngayong Lunes, February 12. At ito ay taon-taong ginagawa pala ng ating city government through the City Ordinance Number 10, Series of 2017, na sinulat naman ni Councilor Elmer Datuin na siya ring chairperson ng City Council Committee on Social Services, Women and Urban Poor. At ayon sa PIO Baguio, sa kanilang account, ang tema ng ating Marriage Week ay, wow, Love Beyond Words, na may sub-theme, You and I Forever. O, sang ka pa. Ganyan talaga pag nagmamahal tayo, hindi ba? Ayan. Kaya ang CSWDO ay naglista ng ilang mga aktibidades para sa pagsa-celebrate natin ng Marriage Week.
kasama ang isang forum on building a healthy marriage. Ito ay gaganapin bukas, February 13, na may 50 participants na nakalista from several city government offices and government agencies. Wow, talagang pinagbubuti at seryoso talaga tayo dapat sa ating mga relasyon. Kaya ito ang tema ng forum bukas, Building a Healthy Marriage. At meron ding mga pre-marriage counseling. Ito ay para sa mga nagpaplanong mag-asawa na at magpakasal na. Kaya may orientation tayo na i-cater naman ng City Health Services Office para sa mga magpapakasal. So, instead of the usual renewal of vows, kasi meron tayong mga annual na mga renewal of vows para sa mga kasal na, meron tayong gagawin ngayon na marriage empowerment session para sa mga 40 naman na couples na i-host naman at i-facilitate nitong Uplife Movement, isang religious sector na partner ng CSWDO. Itong Marriage Enrichment Seminar ay gagawin din. And this is intended for persons who use drugs, PWD, as an aftercare program of the CSWDO. So para naman to sa mga under rehabilitation na mga couples na under the na gumagamit ng droga dati, para lalong mapalakas ang kanilang pagmamahalan, ay meron din silang orientation seminar. Aba, ang ganda naman yan. Kasi part yan talaga ng introducing them back into society. Yan. So, ang family life development session ay gaganapin din para sa mga beneficiaries ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. So, all bases covered tayo pagdating dito sa marriage week. Daming gagawin, ano? So, kanya-kanyang mga seminars ito at pagpapalakas ng pamilya natin, kasi ang the Filipino family ay talagang tinatarget natin na mapalakas, kasi yan ang kwan natin eh. Yan ang kumbaga eh backbone ng malakas na sosyedad. Ang malakas na pamilya, the basic unit of society. So these activities will be extended ng buong Pebrero for the conduct of these counseling sessions on love, courtship, and marriage. Pati din sa mga estudyante na sa mga napiling mga eskwelahan. Yan, under the Department of Education. So maganda rin na nabibigyan natin ng orientation ang ating mga estudyante, itong mga kabataan, sapagkat alam naman natin ang mga dugo nito ay kumukulo at mapusok. At kailangan ng guidance para silang mga apoy eh, na kapag hindi mo nilagay sa tamang lugar tulad ng mga kahoy na umaapoy at hindi mo nilagay sa fireplace to give warmth, it will burn the house down. So tamang-tama lang na ang mga counseling session para sa mga kabataan regarding courtship, marriage, friendship ay dapat lang na ine-emphasize natin. Hindi na dinadaan sa text-text lang, eh sila na. Kundi it is a serious step towards, a higher level of sa buhay natin, itong pag-aasawa. Kasi bukasyon yan eh. At hindi lang natin dinadjust yan o binabasta-basta. Kaya maaga pa lang, ginaguide na natin ang ating mga kabataan, which is very, very good program given to us by the government. Kaya ang kabuuan po ng kalendaryo na ito ay ilalabas po ng ating City Government of Baguio ngayong araw na ito, pagkatapos ng launching program. So yan po ang isang balita natin dito sa Radyo Ronda DZBS Baguio 1368.
That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Balik po tayo sa ating programa. Magandang araw po sa lahat ng mga nakikinig sa atin dyan. All around the city of Baguio, at the province of Benguet and the neighboring towns kung saan umaabot ang ating programang Serbisyo di Umili. At may papaalala po natin na bukas, February 13, ay magkakaroon po ng parada dyan sa Session Road and the designated routes para sa isang colorful parade. Ito ay in line with the celebration of the Spring Festival o ang tinatawag nating Chinese New Year. So, happy, happy New Year, Lunar Year para sa ating lahat, lalong-lalo na sa Chinese community natin dito sa siyudad ng Baguio. Kaya pala, ang school natin, for example, itong St. Louis University Basic Education System Laboratory Elementary Department, ay half-day sila bukas to give way to this parade. Ito pong parada bukas, mapapaalala lang natin para sa ating mga motorista na may parada po bukas, 2:30 ng hapon. Kaya planuhin na po ninyo yung mga ruta ninyo kung madadaan kayo dito sa Session Road. Ay, nako, aga-agahan na natin o magplano tayo ng mas maaga ngayon pa lang para hindi po tayo naiipit sa traffic to give way to this celebration. Kaya po ang school natin, St. Louis University, particularly sa elementary department, ay half day po sila bukas. So magandang araw din po sa mga tumatangkilik sa atin dito sa FB Live natin. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito, nakikibalita tayo dito sa DZBS. Master Control, take over. RBM DZBS5, ang Radyo Ronda ng buong Pilipinas. Boom, papaya, white rose papaya, yeah. Boom, puti ka, in 7 days, oh yeah. White rose papaya. New white rose papaya. At the double whitening tea papaya extracts can vitamin B3, clinically proven mangpapudaw in as early as 7 days with regular use. Butika, white rose papaya, yeah. Papaya pudaw, papaya fast. White rose papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality. ACS. Goodbye to me, Masha. Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha, pero di masakit sa kamay. Goodbye, dumit mancha. Hello, right, Bar Blue. Isang laban lang yan. As tested, ang Covenant Polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Misis, dahil mas madalas ang stay-at-home ng pamilya, mas madalas ang eat at home at mas madalas ang paghugas ng kawalit kaldero. Buti may solid laban sa heavy duty hugasin. Ang number one smart dishwashing paste with double tanggaling formula. Solid magtanggal ng heavy duty sebo. Solid din magtanggal ng bakterya. Kaya bawat pahid, linis solid. Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
Kakailian kan gagayan. At dadito yan ti mausar nga paglutuan. Town ga. Masarakan ti opisina da dita Cruz La Trinidad Benke. Kastamaten at dabay brands da dita Sabangan Mountain Travel. Ti Town Gas ket LPG da ito yung mabalin. Ag sukat ti tangke. Anyaman nga klase nulakit di pumasa da ito yung base ti linte. Ti Town Gas ket mabalin nga matawagan ti home delivery. Pwedin Baguio ken La Trinidad. Babayan iti cellphone numbers 0195146858 wano 0930-789-5580. Dito yung Town Gas kaya panagwanawan ti Asola Liquefied Petroleum Gas. Ti panagmanehar ni Julia Tenkia. Town Gas. RBN DZBS-PM Ang Radyo Ronda ng buong Pilipinas. Babalik po tayo sa ating programang Serbisyo ti Umili with Alex Manongdo dito po sa Radyo Ronda DZBS Baguio 1368 kHz on your radio dial at saka sa FB Live din natin. Magandang araw sa inyo, mga nanonood sa amin. Hello po, Attorney Melissa Kitan Corpus and Sir Oscar. Magandang araw din sa inyo, Madam Angelica Alberto. Chachi, Ate Chachi, kumusta ka na? Salamat, piniyagan mo ako. Hello, Bami, at sa ibang bansa din, sa Canada. Hello, Ma'am Eve Diaz, nakikinig sa atin dito sa Baguio at nakiki-update kung anong nangyayari sa paligid-ligid dito sa City of Baguio. Hello din kay Ma'am Ariane Salvador Andrada. How are you? Thanks for watching us. And hello also to Franny. Ay, kung nasan ka man, Franny. Makinay, hello to you. To Dolly, hello. Kumusta ka na, Dolly? And hello also to Sir Jing Hasa, ang ating guitar virtuoso ng Baguio City. And hello also to Mary Grace Pongdad. Thanks for watching. Mary Grace Pongdad Cosme. Hello to Gian Martin Masangkay. Hello to you. To Madam Jean Felarca. To Zam Chanting. Thank you. Thank you for your support. And we continue to support the broadcast industry to give timely information to our listeners. Alam nyo, ang internet ay punong-puno ng information. Kumbaga, masasabi nating there is an information overload dito sa internet. Pero hindi din natin basta masasala ang mga news. Napakarami kasi. There are truths, full truths. There are also half-truths. And there are also out-and-out lies. Maraming fake news dyan. Kaya kung di tayo mag-iingat sa collection of data natin, ay, delikado. Baka we might be disseminating bad news. O, diba? Kaya nga, ang broadcast industry sees to it that there is truth in every broadcast. Kaya ang pillar of truth pa rin ng pagdi-disseminate ng information ay nasa broadcast industry pa rin. Kaya kudos sa lahat ng mga nasa broadcast industry, lalo na dito sa Baguio, sa lahat ng mga broadcast outfits natin, whether in the print, the film, or in radio and TV. Ngayon po mga kapatid, punta po tayo sa news natin, sa church news natin sa Vatican. Si Pope Francis po ay dineclare itong taon na to as Year of Prayer.
2024. Ang taon po na ito ay bilang paghahanda sa next year, the holy year 2025. Bakit holy year? Because it is the jubilee year. This 2025. Kung natatandaan po natin ang great jubilee year ay sinelebrate natin noong 20 or the year 2000, the great jubilee year 2000. And since then, instead of, kasi ang jubilee year sa Biblia ay 50 years sinaselebrate. But then our Pope declared that every 25 years will be the celebration of the jubilee year. Kasi masyado na matagal yun eh. Isang lifetime na yung 50 years, you know? Kaya half of our lifetime, we celebrate jubilee year. Ito pong jubilee year ay isang banal na taon para sa atin. Kasi parang the blessing of the Lord is being intensified every jubilee year. Sins will be forgiven. Ayan, ganyan yun. Nung unang panahon, alam nyo ba nung unang panahon, eh, pag sinaselebrate ang jubilee year, lahat ng mga inabutan ng utang, mabubura. Pati yung mga, ano, alam nyo ba yung mga, pati yung mga fields, ayan, pinagpapahinga yung mga fields. Kumbaga, parang 7 years pa ata na hindi mo tataniman yan para mag-recover yung soil. Kasi bugbog sarado yung soil natin kapag tanim tayo ng tanim na tayo ng tanim, eh mauubos din yung kanyang minerals, vitamins, and whatnot para magbunga ng maganda yung mga tinatanim natin. Kaya parang pagdating ng jubilee year, pinapahinga lahat yan. It is a year of recovery, a year of forgiveness, a year of God. It is God's time, kumbaga. Kasi, for example, yung time natin, dalawang klase yung time natin eh. Kronos at saka Kairos. Yung Kronos, halimbawa, ang oras natin ngayon ay 10:28 or 10:26 in the morning. Kronos ang tawag doon, kumbaga, technical term for the time. O, alas 3 na ng hapon, diba? O, alas 5 na, those we categorize as Kronos time. Pero yung Kairos time, tinasabi natin, oh, panahon na para magsaya. Yan. Yeah, that's how we categorize. Oh, panahon na ng pagmamahalan. It's time to forgive. It's God's time. Kumbaga, ganyan yung we declare ang isang season. Panahon na ng Spring Festival. Yan, ang tawag dyan, Kairos time. Next year will be the Kairos time of God. It is God's time for us to receive more blessings, to receive more forgiveness, to receive divine mercy. Kasi we do not just live in this world to exist and to pass away. That's not life. Kasi we are created human and divine. And sometimes we forget our divine life. And kaya nga God, through Jesus Christ, entered into history. Pumasok siya sa history ng tao for us to be reminded of this. Kaya salamat na lang at our church has been founded on Jesus Christ. And that's why our present Pope today is declaring 2025 as the year of Jubilee. Holy Year Jubilee. Kumbaga ay open wide the doors to Christ. Yan. Magbukas loob tayo ulit, magbalik loob tayo ulit sa ating Panginoon. Kasi kung minsan, ang human efforts natin, we are just counting on our human efforts to make things happen in our life. And if we do not consider the blessings of God, kasi even if we do not recognize the work of God in our lives, bumabanat pa rin siya sa buhay natin. And this time, kaya nga, year of prayer ngayon to intensify the presence of God in our lives, to realize, to make aware that God has been working all along in our lives.
Kaya ang prayer ay ang pakikipag-usap natin sa Panginoon, dagdagan daw natin. We intensify this year. And we proclaim a year of prayer. We advocate prayer. Kumbaga eh, paingayan natin, pausukin natin yung buhay ng pagdarasal. Di ba? And the highest form of prayer is that of the Mass. Yan. Kaya kung tayo, nagsisimba lang tayo ng once a week, once a month, halimbawa, may Bible ka nga, pero naka-display lang, o nakatago sa cabinet, maybe this time, it's time to open it up. Diba? It's time to add more to your masses. Dati, once a month ka lang. Eh, baka ngayon, pwede ka nang mag once a week. Eh, para sa mga nasa once a week naman, baka gusto nyong maging twice a week, three times a week. Kumbaga, we intensify. We do not just, go with the flow of our prayer life. Kung meron. At kung wala man, aba, magpatulong tayo sa mga kapatid natin na marunong sa ganitong mga pagdarasal upang tayo matuto din. At makikita natin that God has been working all along in our life. It's a year of grace actually. Every day is a year of grace. Habang tayo nabubuhay, kahit na hindi tayo tumatawag sa Panginoon, He has been guiding us all along. Ano pa kaya kung kakausapin natin siya? Kasi sabi nga we intensify our prayer dito sa year of prayer, praying the Our Father. And we are declaring God as our Father. Kung tatay natin siya, aba, kausapin naman natin, tawag tayo sa Kanya. So parang ganyan yung ibig sabihin ng ating Santo Papa para sa ating lahat. So that this coming Jubilee year 2025 will be a meaningful year for us. Tulad ng nangyari noong Jubilee year 2000. Kung naaalala ninyo, I believe so that many of us, or almost all of us, have felt this power of this holy year, Jubilee year 2000. And since then, nagtuloy-tuloy na yung grasya ng Panginoon sa ating buhay. At kaya ngayon, after 25 years, no? This 25th year, coming 2025, will be another year for us to be reminded of God's love for us. And it should penetrate and permeate our lives. Di ba? Sa buhay natin, sa trabaho natin, sa palengke, sa opisina, sa politika, sa ekonomiya. Let God be the God of all of that. Kasi on our own terms, hindi natin kakayanin. Kaya nga, sabi sa Philippians chapter 4, verse 13, I can do all things through Christ who strengthens me. Magbabalik po kami. Master Control, take over. RPM. DZBS-PM. Ang Radyo Ronda ng buong Pilipinas. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Salada, Max Protectado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin. Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste. Tanggaling galing mo. Smart 2. Smart Dishwashing Paste ko. Smart 2. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Smart. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria. Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling galing mo. Smart.
Smart Dishwashing Paste. Heavy duty linis bawat pahid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS. Good news! Nag-o-offer ng M. Luillier ng cash-in and cash-out services to GCash users sa lahat ng branches nationwide. And there's more! Cash-in for the first 8,000 pesos within a month is free. 2% service fee naman ang automatically deducted sa account for cash-out transaction. Kaya punta na sa pinakamalapit na M. Luillier branch sa inyong lugar. ML Quarta padala, pamilya padala, padalang galing sa puso. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada! Mula noon hanggang ngayon! All you need is Pride! All you need is Pride! Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality. ACS. RPM. DZBSPM. Ang Radyo Ronda ng buong Pilipinas. Nagbabalik po tayo sa ating programang Serbisyo ti Umili with Alex Manongdo dito po sa DZBS Baguio Radio Ronda 1368 kHz. Once again, magandang araw sa ating lahat. It is now 10:34. Magandang araw sa mga ating mga taong bahay, mga nasa opisina, mga nasa palengke, mga nagmamaneho ng sasakyan, whether public or private. Well, dito sa Baguio po kasi, alam nyo po itong city of Baguio kasi, cute yung ating siyudad. Kahit anong gawin nating pagpapalawak ng kalsada, cute pa rin. Nagsisiksikan pa rin ang mga sasakyan. Never in the history of Baguio na biglang ang dami-dami-dami-dami-daming sasakyan, di po ba? Kasi na-realize din ang city of Baguio dati kasi saray tayo sa paglalakad. Ngayon parang munting kibot, gusto na natin sumakay lagi. Di ba? There was a time in the past that city of Baguio is being promoted as a walk city ng isang nating kaibigan, no? Na pinopromote niya ang walk city. Kasi talagang sobrang sasakyan. Yung volume ng sasakyan sa atin, hindi talaga natin mapigilan. There was even a time that when La Presa was so popular, nagkaroon ng gridlock sa Baguio. Alam nyo ba, kahit saan sulok sa Baguio, di makaalis yung sasakyan . Dahil dinayo tayo ng husto. How much more today that expressways were built to make traveling to Baguio easier? Adi, every weekend na lang nandito, no? Kasi isipin mo, ang tansya nila is 3.5 hours from Baguio. Nandito ka na. dati ang travel time natin 8 hours, 9 to 12 hours. Ngayon aba. Nandito na tayo sa Baguio in 3.5 hours. So, expect at ang Baguio ay summer capital of the Philippines. At sa tingin ko hindi na summer capital, rainy season capital of the Philippines, dry season capital of the Philippines. Kumbaga, ang masasabi natin all day breakfast ang Baguio. all day breakfast ang Baguio. Can you imagine that? Kaya ang tao dito, araw-araw na . There was a time na yung Baguio hindi pinupuntahan kasi nga dahil nagkaroon ng kumalat na sakit dito. But then after that, ayan na naman. Oras-oras.
ang mga buses natin ay punong-puno ng mga biyahero na pumupunta sa Baguio City. So expect that, lalo na tayong mga taga-Baguio, mga residente ng Baguio, it is becoming a way of life, this traffic. Parang 24 hours na kahit na anong oras ng gabi. Ng araw, kumbaga. Bigla na lang susulpot yung traffic. It's a monster that, kumbaga, bigla na lang susulpot yan sa daanan mo. So let us all be aware, let's be vigilant, let's be cautious, at lalo na baunin natin sa pagbibiyahe natin ang courtesy, ang respect, ang pasensya. Yan ang mga babaunin natin kapag tayo ay we're driving around the city. At syempre, the skills and the maneuverings that you really need to avoid unnecessary accidents at mga abala sa daan. At especially, let us follow tinatawag nating road rules and regulations and laws dito sa kalsada para hindi tayo maabala. Kaya magandang araw po sa atin sa lahat. Kaya nga ang time management natin isama natin sa pag magma-manage ng buhay natin. Hindi na kasi tulad ng dati na ilang minuto lang makakarating ka na sa pupuntahan mo. Kasi nga ang Baguio ay cute. Kahit saan ka magpunta dito sa Baguio, malapit lang lahat. ngayon yung malapit hindi mo na masasabing malayo. Matagal puntahan. Siguro yan ang masasabi natin. Hindi siya malayo. Malapit actually Kaya lang matagal puntahan. So, magandang araw po sa ating lahat. Reminding you that on February 13, and that's tomorrow, will be a colorful street parade at 2:30 in the afternoon. So, planuhin na po natin ang ating araw bukas. Kasi yung mga ibang eskwelahan, half day na talaga. Not necessarily po sa work time natin, but it's a matter of planning our travel. At congratulations ulit sa Baguio, the city government of Baguio, together with the City Social Welfare and Development Office for the launching of the Marriage Week. At ito pong Marriage Week na ito, ina-emphasize ulit ang family life natin. Hindi lang sa pag... Kasi madali magpakasal Sabi ng iba love is an island of emotion surrounded with expenses. Kaya yung mga iba ay nagli-live-in na lang, nagko-cohabitate na lang. Hindi ba? At sa mga legal processes natin, mga kapatid, at saka siyempre sa spiritual levels and moral levels ng ating buhay, kasi kasama yan sa kabuuan ng holistic living natin, ay magkakaroon tayo ng problema later on if we do not put things to order. Kaya we have to put things to order. At kung tayo talaga namang magpapamilya din lang, ay totohanin na natin. Whether we like it or else, we have to bind ourselves together to work out for the best. Kasi kung nagpapamilya tayo, cohabiting or living in, there's parang open-ended relationship that anytime when you wake up in the morning, ay iba na ang takbo ng buhay natin kasi walang binding force to help us pursue yung pagpapamilya. Kaya the best way for us is to enter into the marriage. The proper marriage in church. Baga. Kasi kapag tayo nagpakasal sa simbahan, kasama yung grasya dyan to be a husband, the grace to be a wife, and the grace to be a father, and the grace to be a mother.
and the grace to be parents too. Kasi it takes a village to raise a child. Hindi naman madaling magpalaki ng anak, hindi po ba? Kaya lahat tayo, kailangan natin itong grasya. Nagtutulungan talaga tayo sa pagpapamilya. Lalo na sa panahon ngayon, it's not easy to raise children nowadays because of the economic considerations na hindi na walang mura ngayon. Ang mura nang gagaling na lang sa bibig minsan eh. Eh mas kailangan natin ng pagmamahal na galing sa puso. Eh yung mga bilihin natin ay nagtataasan, ang mga tuition fee nagtataasan. Eh kahit ba nasa public school yung mga anak natin, eh yung pagpapalaki natin sa kanila ay magastos pa rin, hindi po ba? Kaya it's best for us to really focus on raising a family properly. Okay. So yan po yung ating mga tips sa atin para ang pamilya natin ay mapagbuti. And that's why the city government, through these efforts of launching the Marriage Week, annual po ito ah, through City Ordinance Number 10, Series of 2017. At sila po ay nagkakandak ng mga sessions, mga seminars, para po maintindihan natin ang buhay pag-aasawa, buhay pamilya. At lalo na't may bahagi natin ito sa mga kabataan. So that when they enter into this married life, kasi bukasyon po kasi talaga ito eh. Ay hindi po basta mabibreak ang family. Sometimes our ignorance or wala tayong masyadong kaalaman sa pagpapamilya contributes to the breaking up of family. Which we do not like to happen. Ayaw nating mangyari yan. Kaya nga itong city government natin ay pinalalakas ang kumbaga yung moral fiber ng ating society by strengthening the family. Actually, ito ang susi po eh. Para matibay ang ating komunidad. Ayan ay nagsisimula sa pundasyon ng matibay na pagpapamilya. Kaya kung naiintindihan natin yan, yung pagpapamilya na yan, naba, eh lahat naman ay okay eh. Kasi we start with the basic eh. Kasi sabi nga ni, ay magandang umaga po kay Sir Lito Pangilinan. At kay Mami Josie Pangilinan. Magandang umaga po sa inyo. Doon sa Baguio Benguet League against drug abuse po eh. Na sinimulan po ni Sir Lito Pangilinan, lagi po niya itong sinasabi. Ang target po talaga ng anti-drug program natin ay holistic, targeting the family. Ito pong sinasabi ni Sir Lito na no amount of success can compensate for the failure in the home. Kumbaga eh, what is success if our family is broken? Hindi ba? Kung ang pamilya natin ay failure, eh, kanino mo ibibida yung success mo? Hindi ba? Nakaka-apekto talaga yan. Lalo sa pagpapalaki ng mga bata, there's a psychological problem there. Or yung social problem natin, kapag ganyan ang pagpapamilya natin, mahihirapan talaga even our society. Kapag ganito ang setup ng pamilya, kaya nga pinapatibay natin eh. First and foremost, magdasal tayo. Yan ang pagpapatibay talaga. Yan ang sinasabi na ni Santo Papa na palakasin natin ang ating pamilya sa pamamagitan ng pagdarasal. Wala na pong iba. Yan po yung basic talaga dyan. We have seen it all throughout history that when we separate God from our lives are never the same. Kasi ang pundasyon niyan is founded on God pa rin eh. Kaya wag na wag nating pababayaan at inculcate natin sa mga anak natin ang pagmamahal at takot sa Diyos. Kasi kapag may takot sa Diyos ang isang tao, hindi siya gagawa ng masama. Bagkus ay gagawa siya ng mabuti. Eh kapag yan ay founded on God, eh kahit yung business mo,
ay yayabong. Hindi ba? Kasi God gives success to the work of our hands, sabi sa Biblia eh. Oh, hindi ba? Kaya our success can only be contributed to ourselves sa limitadong paraan. You know, ganyan lang, limitado lang yung ating magagawa. But with God, all things are possible. Magandang araw po sa ating lahat, mga kapatid. Balik po muna tayo sa ating master control. Kung may konti pa tayong paalala dyan, kapatid. Ayan. At kinukumusta po natin naman si Sir Mike and Angie Del Rosario. Si Ma'am Maya Liamson, magandang araw po sa inyo. Sa mga nakikinig natin dyan sa family council natin, headed by our chairman, Madam Edith Escobar. And co-chairman, Madam Bel Zulueta, and the rest of our friends there in the family council of SLU. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito palang jubilee year, mga kapatid, ay talagang, ewan ko, hindi natin masyado nang pinapractice eh. Pero during that time, no, itong mga hiniram mo ay ibabalik mo. At kapag ikaw naman ang nagpahiram, ay hindi mo na kailangang bawiin kung ito ay nakalimutan na. Kumbaga eh, talagang fresh start talaga eh. New reset eh. Kumbaga, nare-reset eh. Kaya every 25 years, nire-reset natin yung buhay natin eh. Ito yung reminder ng Great Jubilee, ng Jubilee Year. Kaya ang tawag dyan, Holy Year. That the commandments of God are being practiced. Yung itinuturo ng anak ng Diyos na si Jesus Christ ay ating isinasabuhay. Kumbaga, ini-intensify natin. And it does not happen overnight. Kaya nga itong sinasabi ni Pope Francis na 2024 is the year of prayer is preparation for that. Kasi without prayer, ay talaga naman, magulo yung pag-iisip natin. Our thoughts are not in order. Ayan. Kaya it takes an iron will for us. Gracia, kumbaga, para magawa natin itong calling natin bilang Kristiyano. At hindi lang para sa ating lahat ito, hindi lang para sa mga Kristiyano, so that we can really live in peace. Kasi itong mundo natin ay magulo eh. Hindi lang magulo, maingay pa. Di ba? Maingay na, magulo pa. Isasali pa ba tayo dyan? Aba, kailangan natin ng counter-revolution. Ang counter-revolution na magagawa natin ay ang pagbabago ng ating mga puso. Pagbabago ng pag-iisip. Pagbabago ng mga gawain. Kasi nga, katatapos lang ng December eh. 2023. At New Year 2024. At ngayon, na-remind na naman tayo ng Konghe Fatchoy Celebration ng New Year. Kapag sinabing New Year, abay, kailangan new ways din. New mindset, new skill set. New language, new reset, new normal. Kaya maganda, marami tayong mga reminders dyan eh, na nasa paligid lang natin. Kaya nga tayo nandito at tayo isa rin sa mga instrumento ng pagpapaalala sa ating mga kapatid. So, ayan po ang kabuuan ng ating programang Servicio Ti Umili. Ito po si Brother Alex Manongdo at manalangin po tayo. Sandali.
At magpasalamat tayo sa ating Panginoon sa biyayang kanyang binibigay sa araw-araw na ating pamumuhay. Marami tayong pangangailangan sa buhay, hindi po ba? At sa isang taong maraming pangangailangan, it is never enough. But to someone who is contented with life, anything is enough. At tandaan po natin, we are living for others. Let us not forget to be of service to one another. Nobody here lives by himself alone. But we live for others. This is the value of life. Ito po yung nagbibigay ng relevance at meaning sa buhay natin na makatulong po tayo sa ating kapwa. With the grace of God, this is all possible. Oh Lord God, maraming salamat po sa mga biyayang binibigay niyo po sa amin sa araw-araw, especially our strength, our patience, our love and understanding, especially our resilience and our perseverance to make it in life through this vocation that you have given us, whether we are single, we are married, we are in the consecrated life, Lord, and serving other people in the economy, in the marketplaces, in schools, in education, in the legal profession, in the construction businesses, in the medical field, in the broadcast industry. Ang dami pong sektor ng buhay, Panginoon, na kailangan namin kayo. Please guide us always and be with us. And thank you so much for this program, Servicio Ti Humili. May you bless this program and this station too, Lord, that it may be a beacon of light, of hope for people to cling to. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen. Sa ngalan po ng mga kasama natin dito sa DZBS Baguio Radio Ronda 1368 kHz, si Engineer Reyes sa Master Control, si Madam Elijah sa Administration, at sa management natin, si Sir Joel Cervantes. Magandang araw po sa ating lahat. Alex Manongdo, God bless everyone. Good day. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. RBN, DZBS-PM, ang Radyo Ronda ng buong Pilipinas. Servicio Ti Humili.